Mapapansin niyo po nag-room na ako kasi talaga. So far, puro bilang iswalba po ako, bilang engkanto. Pero fourth or third week magiging tao na rin mo, tapos maglalaro na po doon. Medyo mas mahirap ang challenge. Kasi start pala ng taping, naka-makeup na ako hanggang matapos. So, una pa lang nandun na ako. Ako rin yung huling buuwi kasi nagtatanggal pa ako ng makeup. So, yun yung challenge. Eh, di po ako naglalaro. Eh, tanungin ko lang dalawang bida. Si Barney at si Mika. So, sino mas bang... Mukhang yata mas maganyata yung role ni Barbie kumpara kay Mika. Mas mahirap. Mas magaan. Mas ano, ang mahirap nyo rito. Bukod sa isang katawan, dalawang mukha. Ano hirap nyo rito habang tinitig? Kasi... magkaibang klase pong hirap ito, June. Kasi yung sa akin, since katawan ko lang ang nag-work, lahat ng gusto niyang gawin sa katawan ko, ako ang gumagawa. Yung ganun. Inutusan ka. Sino naman papasarap sa'yo? Si Jack? Hindi naman. Ano na? Si Jack naman nagpapasarap sa'yo sa Marcel. Kung gusto niyo isulat yan, sige. Pwede naman. Yes. Mika? Ayan. Sa akin naman po, ang challenge dito ay lahat po kailangan ko gawin ng pabaligtad. Pati po paglalakad, paatras po. At kailangan laging magbukang likod. Yung ito po. Oo. Madali lang naman. Kaya naman po, ano. Pero... Pero ayun po yun yung challenge sa akin, yung physically demanding po ito para sa akin, yun po. Barbie, mas inspired ka ba mag-work ngayon dahil kasama mo na naman yung boyfriend mo? Sobra! Oo. Nakakaharot ako sa set. Nakakaharot. Pero syempre mag-break, syempre pag actors in naman na. Mm-hmm. Minsan nga, feeling ko magkaaway kami kasi nga hindi kami papansinan. Pero pag nasa standby area, okay na kami. Ganun. Kailangan lang talaga may ano, artista mode pag nasa set. Ganun. Since Valentine's Day, tanayin ko na lang, sa every day, may date pa kayo? Ano plano yun? Surprise po sa inyo. Surprise muna. So Jack, how are you now? Ang paganda ng ang karir mo ngayon, after Contessa, eto naman, tapos kasama mo pa yung love of your life. Very thankful po sa trust and the opportunity na binibigay mo sa akin. Yes, Jack. Yes po, very thankful po sa trust and opportunity na binibigay mo sa akin. Ngayon, kasi kung naalala ko nung sa walang dulugan pa, nabubuhay nga si tatay. Sobrang mapaproud po yun sa lahat ng ginagawa ko ngayon na nag-start po talaga ako sa kanya. Siya po nagpo sa pintuan ng sa nabigyan po ulit nabigyan ng opportunity sa mga sopo. And ngayon, sobrang nagpapasalamat din po sa GMA Network, of course, sa mga bosses po namin na pinagkatiwala po sa akin yung role na ito bilang si Bonnie. Jack, may pinost si Barbie. Sabi niya ay kanya makasama sa tent kasi hindi mo rin siya pinapatulog. Sino ba mas madaldal sa inyong dalawa? Si Barbie ba o si Jack? Oh, si Mika na. Madaldal talaga. Hindi naman. Hindi po kasi ako natutulog sa siya. Hindi ka na siya po lagi mas durag kasi... Kailangan naman po kasi nga po nakakapagod po yung ginagawa nila. Eh minsan, pagtulog siya, doon naman po nakapagkape. So, kinukulit ko po. Hinahatid mo siya pa uwi at hinihintay mo rin siya. They cut off po siya eh. Nauna po siya umuwi. Ganun ba? Si... Paul. So Paul, balik ka puso ka. Eto ang maganda rin ang role mo. Pero parang... True to life ba yung pagiging chick boy mo? Hindi po. Diba? Alam po ng lahat yung alam nila. Isa ang mabait na tao. Ganun. Mabait. So ano naman tong... challenge sa role mo dito, Paul? Ayun nga po, yung pagiging chick boy. Yung pagiging... kasi po, nasanay ako sa mga roles dati na kawawa. Ako ngayon, ito parang kontrabida looking and maangas yung role. So, tsaka yung pagkakuha niyo, Tito Junie, pinag-aaralan ko ba po hanggang ngayon? Yun yung mahirap eh. Ganun ba? Buti na lang dahil... Meron ka na namang girlfriend, kaya hindi na pwede si Mika, di ba? Anyway, good luck sa inyo lahat. Thank you!
Thank you, JM. Maraming salamat. Guys, meron pa po cash prizes. Diba, nagkaroon ka na ng anak na ghost, nagkaroon ka ba din, tapos ngayon naman, kakaiba na naman ang anak mo. So, tinanong mo ba ang GMA? Ba't ikaw lagi? Siguro dahil may kambal ako. Parang pagkambal, dapat si Carmina. Dapat gano'n. Kaya nagpapasalamat ako dahil ito, meron na namang dalawa. Hindi, kidding aside to, kung nahirapan ako dati sa kambal na rival, kasi hindi rin siya madali. Kahit sabi mo magkahiwalay sila, may effects pa rin kami. Nung in-offer sa akin to, sabi ko, paano? Talaga? Paano ba ito gagawin? Parang ganon. Kasi kahit sabihin mong artista lang ako, ang hirap kasi kailangan mong maging involved eh. So, nung ginagawa namin to, sabi ko talaga, ginusto nating lahat to. Kasi, katulad ng sinabi ni Ms. Hazel, it's really not easy. Pero dahil sa gusto namin, katulad ng sinabi ni Director, gusto namin ng challenge, we want something new. So, that's why I agreed. I said yes. Tinanggap ko siya. Plus, first time ko makakasama din itong mga to. Hindi lang pala si Glidel. Silang lahat, actually, except for Mike. Kasama na ba kita? Aso ko lang pala. First time ko silang lahat. Okay. Akala ko lang, that's a sis nga naman pala. Oo. So, first time silang lahat. So, I said yes. Sabi ko, siguro, baka naman talagang bagay lang ako maging nanay nila bilang makuputi kaming lahat. Thank God. Tsaka dahil dun sa Bangs, nagpamana po kay, Barbie yung Bangs. Yun. Pero sa taping ba, hindi naman laging dalawa yung eksena mo? Kasi dalawa lagi yung kakausap mo, di ba? Hindi naman ganun kahirap. Mahirap. Ah, talaga, so dalawa lang. Mahirap talaga. Kasi aside from the cameras that we use, kasi diba, nag-change lens kami, so parang kailangan pa ulit-ulit. With them, parang times 8. Parang palaging times 8. Because, syempre, unang kausap si Barbie. Tapos, pag kinakausap ko si Mia, batok lang naman yung kausap ko. Pero pag close-up na ni Mia, si Mika, siya na ko nang ka-express. Mahirap. Kasi minsan, sa ngayon, medyo light pa. Pero feeling ko, pag magdadrama-drama na, parang nahihirapan akong, baka mahirapan akong umiyak na batok yung eksena ko. So it's really a challenge for everyone, not only to them, but yung po sinima kasama nila, to the directors, even sa wardrobe, yung stylist, kasi imagine mo pareho silang laging damit, pero si Mika laging baliktad. So, napag-iisip kami, every single take, iniisip namin, tama ba to? Dapat walang siko si, mas ang hirap po niya. So, nung nakita po namin yung pinaghirapan namin, parang, ganun. So sana ma-audit kayo pag pinanood ninyo. Pero weird, no? Kasi dati ghost ang kaluluwa yung kausap mo. Ngayon man batok yung kausap. Oo, hindi ko na alam kung anong mas gusto mo. Pero parang batok na lang kesa ghost. Kasi nakakatakot kami kausap kang ghost. Batok na lang. So ngayon, first time mo kasama yung dalawa, si Mika at si Barbie. Nung kabataan mo, kanino ka mas nakaka-relate sa kanila? Sino kung makakabataan naman to, parang... Ay, hindi. Nung kabataan, nung mga... 5 years ago, 10 years ago. Thanks, okay. Kung kanina ako naka... Sino ka sa kanila, no? Parang pareho naman sila. Kasi hindi, yung isa dyan kasi medyo kikay talaga, di ba? Palaban sumagot, tapos lumalab life talaga, di ba? Proud, and ano? Palaban sumagot. Parang doon ako sa lumalab life. Ah, so Barbie. Oo. Pwede mo lang masyadong proud doon sa lumalove life ako noon, ano? Pero, aminin ko na lang. Alam mo, sinungaling pa ako. Oh, ito na. Next question na. Ayan, hindi na aaliw ako sa'yo kasi talaga hirap ng mga role na binibigay sila. Pero in fairness, lagi kang pinag-aagawa ng dalawang lalaki, ha? Kung sa Kambal Karibal, may Alfred ka kay Marvin, nagpapatayan. Ngayon naman, Ito naman, ano, Encanto, diba? Encanto naman ang... Iba lang siguro tuluro yung alindog ko. Napati ang ganto, ganon. Iba ko. Okay, thank you very much. Thank you. Yun na nga eh, na-pressure ako kasi nabasa ko na yung... may nabasa na ako na, no? Na week na may ganun nga. So sabi ko, kailangan ko na naman mag-work out sa mga kaya. Lately kasi, yung guesting ko sa Diroge,
pagka wala kaming promo na lang. So, bihira sa Bubblegum din, hindi na masyado. Opo, so hindi na, may mga times na hindi na, medyo matagal na hindi ako nag-establish na. So, relax-relax na ako, kain-kain lang. Feeling ko gano'n na yun. Biglang si script, may mga gano'n na ba. So, hindi, pero sabi, ikaw na talaga yung career sa ano? Ay, minsan may tape kayo maagad, kung gaya ka mag-ano. Ayaw po, sa ano, sabi ni Paul, sa British North, sa doon kasi location namin lagi, may gym doon na maagang nag-open. Actually, 24 hours siya. So sabi ko sa kanya, since nasa kabilang unit pa yung kukuha sa amin, kasi single unit lang namin, niyayaw siya mag-workout. Kasi Paul naman, easy to na naman yan, na yayain, kumain, talagang sasama yan. Sabi ko, tara, workout tayo. Workout kami doon. Tumasya, supportive ka lang. Pa? Tumasya, supportive ka lang. Ah, oo. Sabi ko, masaya din na meron ako kasabay kasi kung ako lang nakakatamad eh. So, parehas kung ano yung program ko, senior ko sa kanya. Okay naman, sa gym kasi mahalaga yung may nag-spot sa'yo para makapag-heavy ka eh. So, masaya din ako na kasama ko kasi nakapag-spot ako nung heavy. So, may battle of pandisan? No, parang meron yan. Grabe. O, mag-invite ka na dyan. Guys, ayan. Sobrang excited na po kami kahit po yung mga cast na surprise din po sa kinalabasan nung ginawa namin. So sana po ay magustuhan nyo rin po kung ano po yung mga ipapalabas po namin sa Karamiha. Ngayon na po yung Monday, February 18 sa prime time po. Siyempre kasama natin dyan si Barbie Fortesa, Paul Salas, si Mika De La Cruz, yours truly, si Mr. Jan Estrada, Carmina Villarumen, Glidel Mercado, at marami pa, Gina Pareño, Mike Tan, dyan. At marami pa. So, kompletos regatas talaga. Mga big star ang kasama namin kaya nakaka-pressure. Sana po mapanood nyo and ma-enjoy nyo po sana. Hey, thank you.